Hello YouTube Boss Rino, welcome to my channel. So itatrain natin to, ang daming views ito. Oo, pagpunta ko dito sa channel ni Goldie G, subscribe si Goldie G, ang daming views nito. Oo, kasi siya lang yung gumagawa ng mga games na paranormal. So isa lang nangangulugan, napakatapang niya, kaya subscribe yun na siya. Ito ay ano, Do Not Play Bloody Mary Alone paranormal game. So excited ako dito kasi isa to sa ito mga video niya ang nagpapakilabot ng aking tumbong. Oo. Ganong katindi to. So tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Magpakita ka. Ngayon. Tapong, oh. Oh, gabi. Tissue! Tissue! Hindi, dumugo ilong niya. Wala, may dugo. Pwede ba yun sa YouTube? Hey guys! So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ay maglalaro ulit tayo ng isa pang paranormal game. Ang game na ito ay yung famous urban legend na Bloody Mary. Ang Bloody Mary ay isang urban legend kung saan tinatawag yung kaluluwa ni Bloody Mary sa salamin upang ipakita niya kung sino yung mapapang-asawa mo. Bakit hindi si Jopay ang tawagin? Bloody Jopay? Sa future. Matagal nang ginagawa yung ritual na ito ng mga babae noon na gustong malaman kung sino yung mapapang-asawa nila. Ang ginagawa nila noon is naglalakad sila ng pabaliktad sa may hagdanan at haharap sila sa salamin na may hawak na kandila at tatanungin nila si Bloody Mary kung sino yung mapapang-asawa nila. Minsan pinapakita ni Bloody Mary yung itsura ng mapapang-asawa nila. Pero minsan naman pinapakita rin ni Bloody Mary si kamatayan sa salamin. Ang ibig sabihin nito ay mamamatay sila bago pa man din nila makita yung mapapang-asawa nila or mamamatay sila bago sila makapag-asawa. Nako? Minsan si Bloody Mary ay nagpapakita bilang isang bangkay, bilang isang mangkukulam, minsan nagpapakita siya bilang isang multo, at minsan naman sinasabi ng mga player na nakikita siya sa salamin na duguan. May mga kwento din na pagkatapos nilang laruin yung Bloody Mary, pagkagising nila, may mga scratches yung mata nila. And yung iba naman na walang naramdaman during ng game, nagpapakita si Bloody Mary sa panaginip nila. So, paalala ko lang ha, ito ay isang paranormal game, kaya mag-iingat kayo. Kagaya ng sinasabi ko sa paglalaro ng paranormal game, kailangan nyo na malakas yung loob ninyo. At kailangan nyo na malaman muna yung mga guidelines bago nyo laruin yung paranormal game. Ngayon, susubukan na naming laruin yung Bloody Mary game. So yan, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng candles. Ito pala, kasama natin si Jabby para laruin yung game. Hi! Hi! Ayun. So, ang dami-dami kasi lalaruin yung dalawa. Diba? But Bloody Mary pa laruin yung dalawa? Idadalawa lang naman kayo dyan. Maglaro kayo ng iba. Ito yung kailangan. Ayan, nag-prepare kami ng asin. Kasi kagaya nga ng turo sa akin ni Miss J, at turo nyo din sa mga comment section na mabisang panlaban at pang-cleanse ang asin. So after nating laruin yung Bloody Mary game, is i-cleanse ko rin tong room. Kasi yun yung way para mataboy yung mga negative energy and yung mga evil spirit. Para syempre maging safe tayo and masisigurado natin na walang may iwan na masamang espiritu dito sa kwarto. Syempre, Diyos ko naman, kwarto ko to. Walang namang hayaan ko na may ka-room akong multo. Diyos ko. Ayun, sakto. I-start natin yung game. Sakto is 12 a.m. na ngayon. Kagaya ng nasa rules, kailangan mo siyang gawin ng hating gabi. So ngayon is, anong oras na? 12:14 a.m. Ayan. Yan, sakto, 12:41 sa akin. Time check, 12:14 a.m. So sakto, madaling araw. Eto na, let's play Bloody Mary. May maglalaro na sila ng dalawa. Para laruin tong Bloody Mary game, kailangan mo na magsindi ng kandila at tumapat sa salamin. So meron na tayong kandila. Hindi ko kaya to laruin kasi tatapat sa salamin. Never. Never. And then, ito yung salamin natin sa harapan. Next is, titingin ka sa reflection mo at sasabihin mo yung Bloody Mary ng 13 times. Pagkatapos nun, pipikit ka and magka-count ka sa ulo mo ng 13 seconds. Okay. Pagkamulat mo ng mata mo, kailangan mo umikot ng 3 beses. Okay. And then, mag-antay ka na lang. Pipikit ka sa harap ng salamin, tas mumulat ka. No. Pwede mong paulit-ulitin na tawagin na Bloody Mary and everything hanggang sa magpakita. So, pwedeng habang walang nagpapakita is ulit-ulitin natin yun. Okay. So, ready ka na? Ready na.
Di pa, ayoko pa, hindi pa ako ready. Anong Berta to? Musog ka, hindi na mukha siya. Hindi ko makita yung reflection ko. Ayaw ko na lalaroin nila, Manika. Ikaw yung sarili mo? Oo. Oh. Okay. So, 3, 2, 1, start. Bloody Mary. Wala, nakakaba. Bloody Mary. Bloody Mary. Pikit yung mata. Nak. Then, turn around. 3 times. 1, 2. Uy! Tangi, hindi pwede. Bakit? Hindi pwede kasi siyang hindi pwede na matanggal yung mamatay yung apoy. Hmm. Hanggat hindi pa tapos yung game. Hmm. Hindi ko alam tuloy kung anong gagawin. Okay. Yung best time na round. Okay. 3, 2, 1. 1. And let's wait. Ngayon ka ba nakikita? Ulitin natin ulit. Hmm. Kasi nothing's happening eh. Oo. Wala naman. Or dahil sa nagkamali tayo, dahil sa na... Kaya ganun. I don't know. Isa sa rule, kailangan all throughout ng game, yung candle mo is hindi siya pwedeng... Mamatay. Ah, okay. Hindi ko alam kung yun yung reason bakit walang nangyayari. Kaya ganun. Ba't ang bilis maubos ang kandila mo? Hindi ko alam. Hindi ko mo sa akin. Okay, subukan ulit natin. 3, 2, 1. Start. Bloody Mary. Sabayan nyo. Bloody Mary. Okay. Close your eyes. 1, 2, 3. Para kinakaba si Kuya. Uy, aray. Gago, sige, tumawa kayo. Flickers, eh. Ang weird ng shadows natin. Okay. Feeling ko it's not working. Gagawin ko siya alone. Okay. I don't know kung dahil basta nandito ka, kaya hindi nagpapakita. Maganda siguro na laruin ko na lang to ng mag-isa lang ako. Pero mahirap maglaro mag-isa. Tapos ka lang ha. Pero if ever na may mangyari, tatawagin kita. Okay, tawagin mo ako. Okay, bye-bye. Ito na, mag-isa na siya. Maglalaro na siya mag-isa. Naku, magpapatay ilaw. Ba't po? Patayin mo ilaw. Nababara yung ilong ko. Nag-Bloody Mary lang. Bumabara yung ilong ko ah. So kanina, nung may kasama tayo, hindi siya nag-work. Walang nangyari. Naku, yan. So, may salamin, no? Decisionan namin na gagawin ko to ng mag-isa. So susubukan ko ng ako lang. Nay! Ano, nakatakot yung reflection ko. Gago, oo nga. Okay, natakot okay. Din ako eh. So yan, nakapagsindi na tayo ng kandila. Bloody Mary. Katakot to, no to. 10, 11, 12, 13. Ay, gago. Baka may lumabas, nakakatakot. Gago, baka hindi sumunod yung reflection niya. Yeah.
Gago, yun ako talaga ng salamin. Dalawang beses ko na siyang inulit eh, pero nothing's happening. Walang nangyayari. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ina! Ba't ba may malaki kang cabinet dyan? Naku, kasya ba naman dyan yung mga tao? Ina, huwag kang magugulat. Nagugulat ako. Pero narinig ko kanina, parang tumunog eh. Pucha. Parang galing yun sa'yo. Tanga, labas na tayo dito. Labas na, huwag ka tumingin sa ilalim ng kama. Huwag ka tumingin sa ilalim ng kama. Ay, narinig ako dito sa ilalim. Huwag ka sum... Ayoko na silip sa ilalim ng kama talaga. Last. Oh, last na to, ha? Last na to, ha? Tinig na ako ng mga kumakalabog-kalabog. I don't know kung yun. Pero wala pa tayo nakikita. Then, ito lang naman yung laman ng room. Ayan. And may naririnig ako dito sa... Narinig yun, no? Maybe it's working na. Subukan ulit natin. Pero nararamdaman ko na parang bumibigat yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung parang Mickey. Dahil lang sa natatakot na rin ako ngayon. Or nandito na siya. Kasi parang nararamdaman ko nandito na siya eh. Tangkin na sinabi sa inyo, kinikilabutan na tumbong ko. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Magpakita ka. Magpakita ka. Bloody Mary. Magpakita ka. Ngayon. Jabi. Oy, sino yun? Baka hindi si Gabi yun. Tissue! Wala, nagdugo ilong niya. Bloody Mary yan. Blood tuloy yung ano mo, ilong mo. Dugo ba? Dugo nga. Nakinginig yung kamay ko. Ako nga nanginig po yung tuhod kung gampa ako. Tignan mo yung ano, yung phone. May dugo. Pati yung screen. Pati yung screen. Bloody. Ay, alam mo, kinabahan ako kanina. So ito, isasaboy natin tong asin. Ito yung asin na nakaready kanina. Ang purpose kasi ng asin is para mag-cleanse. Isasaboy lang natin siya sa buong kwarto. Para mawala kung ano man yung spirit na nandito sa room. Nanginginig yung paa ko.
Ang ina, tapos bibili ka ng mangga. Ay, sa suwak na suwak yan. I declare. Walang evil spirit. Walang... Maganda gawin ni ano to, ni Real Ghost TV. Mag Bloody Mary din siya. Kaya nakakatamad, wag mag, nakakatamad magwalis. Ano ba nangyifil mo? Nanginginig po yung katawan ko. Natakot ka sa laro? Kasi ikaw ba naman nakaupo ka doon tapos may mag-iingay na baboy tapos may magbabato dyan sa may ano? Ano daw, may nag-iingay doon na baboy? Man nakaupo ka doon tapos may mag-iingay na baboy tapos may magbabato dyan sa may ano? Eh wala namang tao. Oh, baboy, meron. So may mga naririnig ka dyan sa labas? Oo. Actually, hindi ko na siya, hindi ko na sinunod yung rule. Brinake mo yung ano, yung rule. Brinake ko yung rule. Kasi it's not working eh. So, brinake ko yung rule. Hindi ko siya binilang sa ulo ko na 13. Oh. Hindi ko na sinunod yung ano, yung parang step by step. Basta random na lang. Oh, basta random na lang. And then, dun ako nakarinig na may kumilos dyan sa may cabinet. Eh, paano yung ilaw? Kanina, hindi mo ma-switch. Hindi ko rin ma-switch kanina. Nataranta ako. Hindi yung ma-switch yung ilaw, pero yung ilaw doon sa labas, di ba may parang Christmas light, may ilaw naman, di ba? So, kasi kung pinatay yung fuse, pati yung ilaw doon sa, yung parang Christmas light, patay din yun. Nung may narinig akong tunog, tapos pagka-switch ko pa ng ilaw, hindi ko pa ma-switch. Lagi hindi pa umiilaw. Ako rin kanina eh, hindi ko rin ma-switch eh. Tapos pagka-open ko ng pinto, yung itsura mo, like, parang gulat na gulat. Ikaw ba naman may makita kang dugo? Di ko talaga alam na taranta na. Nakita mo, may nagdo-nosebleed. May nagdo-nosebleed. So, anong gagawin mo? Like, ah. Matulog ka na. May pasok pang mga senior high bukas. Okay, uwi na ako. Bye. Babush. Ingat ka, baka susundan ka ni Bloody Mary. Ay, shibal, meron. Bakit ang dami? Diyos ko, hirap maglaba. Ayan, so tapos ko nang maglaro ng Bloody Mary game. Hindi ko rin alam kung ano yung nangyari. Ang daming kumalabog dito sa loob ng room. Parang nung pang-apat na beses kong sinubukan yung Bloody Mary, doon ko na-feel na parang iba na yung pakiramdam dito sa loob ng room. Parang doon nagsimula na may mga kumakalabog dito sa loob ng kwarto. Parang pati nga dito sa ano, sa kama, parang sa ilalim niya nun, is parang may narinig akong tunog. And ito yung cabinet na yan. Yan o, nakatakot yung salamin niya. Tapos dyan siya nakahiga, no? Hindi ako dyan, ano? Hindi, ayoko dyan, ano? Ayoko dyan, ayoko nang may katapatan salamin sa higaan ko. Pero doon sa 3 hours, gusto ko may salamin yung harap ng kama. Habang naglalaro ako kanina, nagbukas siya. Pero hindi siyang totally na nagbukas. Para siyang umangat siya. And then dun na ako nagulat kasi ang lakas ng tunog dito sa may cabinet. Parang yung tunog nandun sa likod ng salamin. Hindi ko alam kung parang nilalaro na lang ako ng utak ko. Dahil sakto, natatakot na rin ako ng mga panahon na yon dahil sa nararamdaman ko na mabigat talaga dito sa loob ng kwarto. Akala ko talaga, like, ano lang yung lumalabas sa ilong ko. Like, akala ko sinisipon ako ganun. So, ganun ako ng ganun ng ilong ko. Narealize ko na dugo na siya nung inoon ko yung, ano, inoon ko yung ilaw. So, dali-dali na akong lumabas at sineswitch ko yung light. Sineswitch ko yung light. Ito. Ayoko. Ayan. Ayan, may mga dugo pa. Sineswitch ko. Ilang beses ko, nag-work na siya. Pero kanina hindi siya nag-work. Nagkataon lang ba na nagsira-sira yung ilaw? Hindi ko alam kung parang nagkataon lang talaga to. Or si Bloody Mary ay talagang nagparamdam at nandito kanina sa loob ng kwarto ko. Nako, patay ka. Tatabi sa iyan. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon. Alam mo, nakakatakot siya. May nagsasabi na naman dito na fake or scripted. Well, pwede mo siyang gawin talaga. Alam nyo, pwede naman talagang gawing fake yan or scripted. Kaya ako gawin yan ng fake at scripted. At ang ano lang, nakakatakot pa rin yung buong video. Kasi kanina, doon pala sa salamin, puta ba ano pag meron tayo nakita doon? Diba? Nakaka-tense. Nakaka-tense, baka may makita tayo sa salamin kanina. Grabe.
Ang galing mag-vlog di ano. Oh, ang galing ng ginagawa nito. Alam niyo, pag naglaro siya ng... Siyempre, naglaro siya ng paranormal. So, may tendency kasi, baka gumana. Diba? Baka gumana. Yun ang inaantay natin. Diba? Kung paano gagana yung laro. Baka magpakita nga si Bloody Mary. Ay, ba't ko binabanggit? Ayokong banggitin. Yee. Diba? I came from the mud.